So, good day sa inyo mga paps. Today, ang video natin is na-experience nyo ba yung pag pumipreno kayo na sa harap yung disc brake, no? So, pag pumipreno kayo is para siyang spongy yung preno niya. Tapos, parang dumudulas lang yung preno, no? So, mahina yung preno kapag ka nagbe-brake tayo dito sa harap. Tapos, feeling nyo, spongy yung feeling ng brake nyo. So, in this video, is tuturo ko sa inyo kung bakit nagiging ganun o paano natin maayos yung ganun problema dun sa brake natin. No? So, panoorin nyo lang tong video na to. So, yan mga paps. Kamusta? So, in this video is tuturo ko sa inyo kung paano ayusin yung parang spongy feeling ng brake natin, no? So, yung brake na yun is parang dumudulas lang siya, no? So, mahina yung preno nyo kapag ganun yung brake nyo. So, yun. Ano ba yung cause nung ganun preno? Kung bakit nagiging ganun yung preno nyo? O humihina yung preno nyo, no? So, ang ginawa natin is tinry natin magpalit ng brake pad, no? So, bumili tayo ng brake pad, bagong brake pad. So, genuine siya, no? Bumili tayo ng brake pad na Honda. Nissin yung brand niya. So, nabili ko siya ng 640. Pero, ganun pa rin yung case ng brake natin, no? So, parang spongy pa rin yung brake niya. Tapos, mahina yung braking natin. So, ngayon mga pops, ang dahilan nun kung bakit nagiging ganun yung brake natin, hindi dahil dun sa brake pad, no? Dahil yun dun sa master pump natin. So, kung mapapansin nyo, yung master pump natin is binalik ko yung stock na pump niya. So, yung ginamit natin last time is itong kulay pula. So, ayan o. So, bakit ko siya pinalitan? Kasi dito sa master pump, ang problema dito sa master pump, ito yung nagbibigay ng feeling na spongy or yung parang hindi ko makapit yung brake, no? Kasi mayroong problema dito sa ating master pump. So ngayon, kung mapapansin nyo yung master pump natin, yung gamit natin dati. So, ang problema niya, kaya pala nagiging spongy yung ating brake pad or hindi masyadong kumakapit yung brake pad natin is gawa na itong master pump natin, no? Pag nagpinepreno natin to, ayan, no? Matigas. Parang may naiipit. Kapag ka sinagad natin o diniin natin siya, ayan o, lumulusot siya. Yung feeling nito is parang may sumasabit, no? Ayan o. Sumasabit siya. So, yan. Sira yung pump na yan. So, para maayos yan, meron tayong nabibiling repair kit. So, merong repair kit na ganito. So, yan. Bali, papakita ko na rin sa inyo kung paano magpalit ng yung repair kit ng master pump. So, natanggal na natin yung pinaka master niya. Master pump. So, ito, tanggalin natin yung rubber boots dito. So, ayan, natanggalan natin, no? So, ngayon, tignan natin kung bakit nagiging ganun yung kanyang parang may sumasayad, no? May tumatama. So, gamit tayo ng ganitong pliers. Yung snap ring, no? Pangtanggal dito sa special na snap ring. So, yun. Snap ring. So, yun yung snap ring. Then, ito yung kanyang. May nakita akong ito, yung part ng bakal. Ito yung tumatama, eh. Oh, ayan, oh. Kung mapapansin nyo, ayan. Sumasayad to eh. Ito yung nararamdaman kong sumasayad. Eh, no? Parang may namuong mga kalawang. So, yun. Pwede nyong palitan to ng repair kit. Kasi ito may tama na siya, no? Ayan, no? Hindi na smooth. So, kung mapapansin nyo, ayan, no? Ito. Focus. Okay mo, focus. Yung may tama siya dito, ayan, no? Pansin nyo, merong ibang kulay dito kasi yan yung sumasayad. Pwede nyong palitan ng repair kit. Pero ako, ang ginawa ko is pinalitan ko yung buong master pump kasi mas maganda pa rin yung dati niyang pump. Ito mga paps, bali nilinis lang natin yung ating
ito yung stud niya, no, yung pump. So nilinis natin siya. Oh, okay na ulit yung pump niya, no. Ayun, no, hindi na siya, hindi na matigas, no, malambot na ulit. So hindi na natin pinilta, no, hindi na tayo gumastos. Okay na ulit siya. Linis lang ang kailangan nyo. Hindi nyo na kailangan magpalit ng repair kit. Linisin nyo lang yung ano niya, yung pump. So okay na ulit siya, no. So bali ganun lang mag-ayos, no, sirang pump. Linis lang. So kailangan nyo i-maintenance din paminsan-minsan kasi may mga namumuong mga dumi dun sa pump, no. Kaya nahihirapan siyang mag-pump minsan. Parang matigas. Kasi madumi na yung pump niya. So yun, kabit na natin, no. So bali ito pala yung boots niya. Sira na kasi yung ito. Ito na lang yung kukunin natin dun sa loob. Sa dati niyang master pump, no. So kabit natin to. So kabit natin yan. Then sunod na natin tong brake lever natin. So yun, tara mga paps, testingin natin, no. Bali dito na natitestingin sa loob kasi mahirap hawakan yung camera sa labas, no. So magta-tripod na lang ako, titestingin ko dito yung brake sa loob ng ano namin, no, sa loob ng garage. So yun mga paps, no, bali inagawa na natin yung problema sa preno, no. So okay na ulit siya. So maganda na ulit yung brake niya, no, makapit na yung brake niya. Tsaka wala na yung spongy feeling nung brake natin, no. So yun mga paps, hanggang dito lang yung video natin, no. Kung natulong kayo ng video na to, is pakihit naman yung thumbs up dyan din. Kung bago ka lang dito sa ating channel, is don't forget to subscribe din. Pakihit na rin yung notification bell button dyan para lagi kayong ma-update sa mga susunod nating mga ganitong video. So yun mga paps, hanggang dito lang. Maraming salamat. God bless. Ride safe.